Patuloy ang pagdagsa ng mga deboto ng Itim na Nazareno sa Quiapo Church. Paalala sa mga deboto, simula mamayang gabi hanggang bukas ng ating gabi ay isasara ang ilang kalsada sa Quiapo. Live mula sa Quiapo, may unang balita si Corinne Katibayan. Corinne. Igan, good morning. Ngayong bisperas ng pista ng Itim na Nazareno at natoon pang Biyernes, madaling araw pa lang dagsa na ang napakaraming deboto dito sa Quiapo Church. Sa sobrang tagal, hindi na raw mabilang ni Noel Maronilla kung ilang taon na siyang deboto ng Poong Nazareno. Ngayong taon, kahit hindi tuloy ang prosesyon, sapat na raw para sa kanya na matanaw ang imahe ng Poong Nazareno mula sa balkonahin ng simbahan. Balak pa niyang bumalik dito bukas, mismong araw ng pista. Malamang, pesta kasi eh. Siyempre, pinaka-importanting araw yan ng mahal na Poong Nazareno. Kanya, baka first mass, nandito na ako. Alas 4 ng madaling araw, punong-puno na ng mga deboto ang Plaza Miranda. Yan ay kahit pa alas 5 ng umaga ng unang misa. Nasusunod naman ang physical distancing dahil sa mga marka sa sahig. Pinaalis na rin ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan para magbigay ng mas malawak na espasyo para sa mga deboto sa araw ng pista. Hanggang 300 lamang ang makakapasok sa loob ng simbahan bukas. Pero inaasahan ng pulisya ang pagdagsa ng napakaraming deboto. Kahit pa hinihikayat ng simbahan na huwag nang umalis ng bahay at magsimba na lang online. Si Renato Caloy nagsadya na rito upang maiwasan ang pakikipagsiksikan bukas. Kailangan natin ng social distancing. Nasusunod naman o sa tao lang naman discipline ang kailangan. Simula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 12 ng hating gabi ng bukas January 9, isasara muna ang ilang kalsada. Bahagi ito ng security measures para makontrol ang mga daragsang deboto at masigurong masusunod ang physical distancing. Igan, katatapos lang ng unang misa rito sa Quiapo Church at ngayon-ngayon lamang hindi na nasunod ang physical distancing paglabas ng mga ihos ng Nazareno para sa blessing o pagbuhos ng holy water sa mga nagsisimba. Dito mismo sa aking likuran, hindi na nasunod ang physical distancing. Nagsiksika na ang mga deboto na nandito sa labas ng simbahan. At talagang siksikan at hindi na nasunod ang physical distancing. Kaya naman patuloy ang pag-remind o pag-alala ng pamunuan ng simbahan na kung maaari ay huwag nang lumabas ng bahay at magsimba na lang at sumama sa Translasyon 2021 online. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Ako si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipinas.